Hello, hello mga guys. Good morning. This is my day 9 for my quarantine. So, actually, naubos ko na po yung 1 to 8 na aking vlog. So, ngayon po, kwentuhan naman po tayo ngayon for aming K9 kasi wala na po akong content na ipopost today. So, kailangan kong kumanta, magkwento ko ano naman itong naranasan sa aking day 1 to 8 quarantine ko. Anong ginagawa ko pa. So, let's go! Who's gonna rise vlog? Remind me what it's like, and let's fall in love one more time. I need you now by my side. It turns me off when darkness is down. I'm begging, please. Just stick around. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. So guys, ito na po for my day 9. Actually, kwentuhan na muna tayo kasi nakuha ko na po yung 1 to 8 quarantine po. So, one day more to go. So, makakalabas na po ako. Inshallah. Everything will be perfect. At least makagawang na po tayo sa bahay. So, today's vlog po. Kunting kwentuhan ko ano pong first day ko na nangyari to 8 days ng quarantine ko. Okay, start na po tayo. So, for the first day of my quarantine, dumating pa ako ng hotel. Sinundo po kami ng OWA doon. So, bali ang nangyari is, hinatid kami sa kanya-kanyang hotel na hotel quarantine facility yan in Manila. So, ayun. Pumunta lang po ako doon, kinuha ng OWA, mga poster and everything, sinend kami sa hotel. For the first na pag ano ng hotel, yung kinuha yung passport and everything na requirements, yun po passport. And then nag-fill up kami doon para sa OWA. And then after that, go to OWA to give sa the room numbers and everything, then done. And then after that, nagpunta na po ako sa loob ng kwarto. So amazing place. So napaka-relax kasi actually is tired na po talaga kasi sa bahay ko. So nakwento ko na sa dati kong vlog na talagang ano kapagod. So anyway, let me story short. Nagpahinga po ako ng inayos ko po yung mga luggage ko, transfer ko yung mga dating exist na damit doon sa aking panibagong luggage para at least nandun lahat ng mga damit at saka another food at saka yung mga important na gamit din sa isang luggage. Ayun, natulog po ako. So bali dumating kami mga siguro 2 o'clock ng afternoon na rin. So nagpahinga na ako, tapos nag-shower and then natulog. After that, mga 7 o'clock
dumating na dinner. And then, noon, first thing na ginawa ko is natulog lang. Sa first quarantine ko, nag-rest lang talaga ako doon. And the second, ngayon may breakfast again. Tapos lunch, dumating din ulit. Tapos yung dinner naman, dumating naman ulit. Yun. Bali, ginagawa ko lang kasi since na quarantine, dito lang po ako sa kwarto. Kung anong ginagawa ko, nagbablog lang, nag-e-edit lang, yung everything, kumakain. Yun lang yung ginagawa ko. And then, so for the third day, ganun din ang nangyari. For breakfast, lunch, dinner. Actually, nag-antay lang po kami ng mga pagkain namin lagi. Actually, nakakapagod po talaga pala pag ganun ba, lagi ka na lang nakatulog or naglaging kang nakahiga lang, no? Kasi ako kasi sa Saudi, gusto kong gumala, gusto kong lumabas. Ganun lang talaga ang buhay ko doon. So, I like to enjoy my life. Yun nga sabi ko sa akin, pinaka-tagline is enjoy life as always. So, ayun, coffee, tea, yun ang ginagawa ko. Tapos, 4 days, the same pa rin, paulit-ulit lang ang aking routine, daily routine, kung anong ginagawa ko, pag-vlog, editing, and everything, shower, eating, tapos tulog na naman. Actually, hindi ako masyadong natutulog kasi ini-enjoy ko yung pag-stay dito kasi masaya. Kasi pag hindi pagtulog na tulog parang nonsense, hindi active yung ano mo, yung araw mo, parang wala, hindi mo ma-enjoy. Tapos, yun, nag-ano lang ako ng sa laptop ko, sa searchers, sa routine, YouTube, TV, tapos kain ng chocolate, Italian, minimize lang, tapos vloggings, ganun lang. Tapos kausap with the family, kausap with the friends, kausap sa mga taong nangamusta. Ngayon, tapos, actually, may nagtatanong pala bakit daw ako nag-exit. Nag-exit po ako is very because it's my choice. Nag-exit po ako over my work than family. Because for me, family is very important. Kasi since na 12 years po ako nag-work sa abroad, so kailangan ko po mag-spend time with the family. Marami actually nagsabi sa akin, nagtanong, bakit ka nag-exit? Sayang ganitong trabaho, sayang opportunity mo sa abroad. So, sabi ko, I need. And then, I answer na, I want to spend time with the family. Actually, marami opportunity doon sa Saudi sa akin pag-work. So, pero at least, parang sabi ko, paulit-ulit, yun lang yung naranasan ko doon. At saka yung happy ka kasi nabibili mong gusto mo, nakakapunta ka ng lugar na gusto mo. Kapag shopping, eating outside with friends, eating outside with people who na malapit sa iyo. And then, ayun, joyride, alis, ganyan. Kasi buhay ko doon, ganun lang eh. Kasi pag hindi mo yung ginawa, maboboring ka at saka nonsense ang abroad. Kasi pag dinibdib mo yung kalungkutan and everything, walang mangyayari. So, I decided na mag-exit. Guys, ito po ang answer kasi with my family, with my mother. Kasi request na yun po na umuwi na ako 3 years before. Na 3 years siya nag-request na mag 3 years siya noon nang nag-request ako na umuwi ko. Kaso nang inabot ng pandemic and everything, nagka-coronavirus and ganyan. So, I'm decided pa, I think this is the time na nag-exit talaga ako. Aso na yung mga friends ko, wala pong alam na nag-exit ako. Alam nila mag-exit ako, pero hindi ako na nagpaalam na umuwi na ako. Kasi ayokong maging sad yung araw ng pag-alis ko or something ganun. So, yun. Kasi ako yung tipong tao na may characteristics and may attitude na hindi ako showy ako when it comes to posting everything of my life, posting of my memories. Pero yung mga personal na kinikip ko lang dito lang po natin. Hindi ko siya ini-broadcast. Mahilig ako yung type yung ma-broadcast, pero when it comes to my personality, no. Yun. So, nag-exit po ako dahil yun. Kasi pinili ko po yung mother ko since nawala po yung walang kasama ng mother ko. So, I need to spend time with her. So, para at least maging nagkaroon ako ng value or time with her.
sa request niya, and then also for her coming also for the birthday, kasi surprise gift ko to sa kanya. Nauwi na talaga ako noong October bago siya mag-birthday. So ayun, nalaman niya na excited na po siya, na-excite po siya na nauwi na ako. Ayun, and then what else? Maraming nagsasabi na sayang ang mga naiwan mo dito or ganyan-ganyan sa abroad. Sayang, pero wala tayong magagawa kasi hindi naman natin lugar doon. So I think nandun ako maging masaya, pero when it comes sa mga halimbawa magkasakit ka, walang ano, tutulong sa ikon sa sarili mo lang. Pero I'm so thankful kasi may taong nagkaroon ako ng sakit, nagkasakit ako doon, eh nandun po siya everyday, at siya po yung talagang nag-alaga sa akin that time. And I'm so thankful dahil sa kanya, I'm okay. And then, yun, naging part ng buhay ko siya. Naging part ko siya ng journey ko sa Saudi Arabia. So, I'm so thankful talaga sa kanya. And then, actually, napakalungkot ng maalis ka pa talaga, no? Na napakalungkot talaga. And kung nandun ka na pa sa punto na talagang minsan may pag-asawa ka, minsan talagang gusto mong lumaban, gusto mong itahak yung journey mo, alisin mo yung previous mong experience, tapos pupunta ka sa next journey mo, na actually amazing na na-achieve mo yun. And so far wala akong regret na naranasan that time, kasi naging happy naman ako sa Saudi Arabia. And then after that, ngayon wala akong regret actually. Ang pag-uwi ko rin, wala rin akong regret kasi makasama kong family ko, makasama kong mama ko, especially my mother. At least mabigay ko yung time ko that time, di ba? So ayun, yun lang po na question kasi sa akin, lahat ng mga tao, bakit ako umuwi, bakit ako nag-isip, sayang naman dito, sayang naman ganun. Pero wala po akong regret that time kasi this is my choice and I want to spend time with my family. That is the very important. So guys, that's all for my day 9. Tamang kwentuhan lang po. Kayo muna kasi actually naubos ko na po yung content ko. Kasi nandito lang po sa hotel. So in the next vlog, sana makita-kita po tayo ulit for my next vlog. Kung ano pong content and kung ano pong videos and my memories na i-share ko po sa inyo bilang isang tao na si Justin Reyes na nagsasabing enjoy life as always. Don't forget to subscribe my YouTube channel, okay? This is me, Justin Reyes Vlog, na nagsasabing enjoy life as always. Thank you. Bye-bye. Justin Reyes, please like, share, subscribe, and follow in my YouTube channel.